Evangeline Cayanan jumped for joy upon learning from her lawyer that her application for permanent residence under humanitarian and compassionate considerations has been approved. Then nakareceive po ako ng message from my lawyer na nakalagay po, congratulations Evangeline, PR ka na. Taron po ako ng taron sa kama. Tapos po yung anak ko, talon din po siya ng talon. Cayanan was scheduled to be deported by the Canadian Border Services Agency or CBSA in July last year. This is Cayanan's third bid for permanent residency. But with the help of her lawyer and Migrante Alberta, her deportation was delayed. Cayanan entered Canada from the Philippines as a temporary foreign worker in 2010. She became undocumented after reporting that her employers abused her. In 2015, she gave birth to her daughter, Makena, who is now 8 years old and was diagnosed with ADHD. Cayanan is grateful to the many people who supported her in her journey. Unang-una po, pasasalamat sa lahat. Unang-una po yung, siyempre, Panginoon, pangalawa yung migrante, yung organization, kasi hindi po nila ako binitawan hanggang huli. Tapos lalong-lalo na po yung legal team, yung lawyer ko po, tsaka yung legal team, kasi siya yung nag-asikaso ng papel. At tsaka yung buong komunidad po na walang sawang sumuporta, magmula sa pagpapa-deport sa akin, pagpapa-stay dito. She also described her journey to permanent residency in Canada as long and difficult, something that she wouldn't have reached without the support of the community. Hindi ko to kakayanin mag-isa. Kumbaga, kung kailangan po natin ng tulong, kailangan natin lumapit at humingi ng tulong sa mga tao na bukas ang puso. Parang tulad po sa migrante, bukas puso po nila ako sinuportahan hanggang sa huli. Tapos, at saka nakita ko po kasi na lumalaki yung population ng mga undocumented po rito. So kung wala po magsasalita at lalaban para, kasi yung unang-una po rito, hindi po nila malalaman ang sitwasyon namin kung hindi po tayo magsasalita. Cayanan vowed to continue to advocate for fairness and for those who are fighting similar battles against unfair deportation policies. She just recently received her confirmation of permanent residence or COPR and is waiting to receive her permanent resident card anytime now. Marjorie Carmona-Newman, ABS-CBN News, Edmonton, Alberta.